kahapon, sabi ko kay Mr. pag kinabukasan, hindi pa talaga gumaling to si Rain, baka ipa-admit na namin ng hospital. Kasi nga talaga, as in tubig talaga yung lumalabas sa kanya, guys. So, sa ating breakfast, naglagay ako ng 2 banana, 5 piraso ng walnuts, some sesame. Kung ano mga available kong mga nuts dito, nilalagay ko siya. Naglalagay din ako ng 1 pirasong 3. Kasi kakain yung mga bata. So, hindi naman sila, si mostly si Rain, hindi naman niya kung mga nasa pa, kaya kailangan ko siyang isabay sa pag-grind. Tapos limaw. Ito. So, ito yung binabad kong oatmeal. Tapos nilagyan ko siya ng chia seeds. Sinabay ko sa babad at ika-grind natin siya. So, ito yung breakfast, oatmeal breakfast. Mas masarap to siya, guys, compare sa pag niluto mo siya. Kung wala naman kayong mga nuts, available nuts, pwede naman yung peanuts, i-dry roast nyo lang. Para may something crunchy lang dun sa ating, sa oats, at magbibigay ng nutty flavor. And yung milk. Yung banana, guys, pampatamis, pero kung may mga dates kayo, pwede rin yung lagyan. I'm using cow's milk, fresh cow's milk. O yung mga nasa Tetra Pak. Much better, guys, kung yung skim milk yung gagamitin nyo para low fat. And grind. Medyo kulang yata sa gatas. At tama na to. Mamaya lalagyan ko siya ng protein powder. Ayan. So, ihiwalay ko muna yung mga para sa bata bago ko maglagay nito. Kung wala naman yung ganito, okay lang din naman. Yung sa akin kasi pang nagdag flavor lang naman. Ayan. So, ganito yung itsura niya, guys. Pwede na yan. Yung pagsusok nga pala ng oats, maximum na pwede na yung 15 minutes. O kung may time naman kayo overnight na ibabad, okay din naman. Pero kung nakalumutan nyo, pwede na mag 15 minutes nung ibabad nito ng oats. At pagkatapos mababagugasan lang para yung starch ng oats matanggal. Iwalay ko lang sa mga bata, guys, then maglalagay ako ng protein powder. Ito na yung breakfast nila. Si Rain gustong gusto to. Ito, Ate Annika. Ang Kylo Rain. Maglalagay ako ng 2 spoon. Dahil katumbas ito ng... Ginamit ko guys sa isang tao. Ito, ganito karami. Magkakasya sa isang tao kakain. So, dahil apat na ganito yung ginawa ko. At saka 3 banana. Pero kung isa lang na makakain, isang tasang oats tsaka banana. 1:1 lahat ng ratio. At igayin natin siya ulit. Ito yung kay Papa. And ito yung sa akin. Pero mamaya pa ako magkakain dahil nasa fasting period pa rin ako. Para naman sa ating toppings, yung magdidikdik lang ako ng almond. Almond noon akong didikdik dahil ito matigas na yung didikin. Tapos some cashews. Mahilig ako guys sa nuts, kaya more on nuts talaga ako pag nag-ano. Hindi ako maprutas. Ano ako, more on nuts. Are you nuts? Inuna ko sa yung ano, kasi kung sasabay natin yung cashews, durog agad yung cashews. Mag-a-add din ako ng ilang walnuts.
Hindi ko na-detectikin kasi malambot lang naman tong walnuts. So, it's time to put toppings, guys. Masarap to. Tapos habang kumakain kami, malutong-lutong kang nakakagat-gat. And nagbibigay ng natty flavor sa ating oats. May dry raisins, pasas, konting sesame, meron din akong flax seeds, talaga din tayo ng flax seeds. Kung may mga fresh fruits kayo guys, gaya ng strawberries, ng ubas, pwede nyo nang lagyan. Kasi ako hindi ko nalalagyan, may ubas naman kami dito, hindi ko nalalagyan dahil nga may pasas na na ako nalalagyan. So no need na. Kung strawberry siguro pwede pa siyang lagyan. Or mga blueberries. So there you have it, our oatmeal breakfast. Good morning, guys! Ito na yung pinipare natin kaninang ano. Water, eh? Mama, water! Pinipare natin kaninang breakfast. Pinalamig ko lang siya, guys, kasi yung kain ko is around 10. Ayan, so marami nang nakakapansin sa inyo nga medyo na nabawasan na ako ng timbang. Actually, until now, hindi ko pala alam kung ilan ang nabawas sa akin. Kasi before, yung medyo chubby-chubby pa. Chubby pa naman din ako, guys, pero yung talagang lubong-lubo yung katawan ko. Nasa mag-65 ako, nasa 64.9 kilos ako. And then after... Huh? What is that? What is that? And after 2 weeks siguro, nasa 63 something na ako. Tapos after that, hindi ko na alam kung ano yung timbang ko ngayon. So, ayan. And I'm so very happy, guys, kasi... at least may nakikita naman ako, pati kayo napapansin nyo, may nakikita naman kayong resulta sa pinagagawa ko sa buhay. So ito yung ating breakfast. At minsan diet ako, puro eggs lang. Pag napaparami ako, kunyari ngayon araw medyo naparami ako. Kinabukasan medyo yung pagkain ko. Although it's not good, guys, kasi parang nag-yoyo effect siya. Pero yung rice talaga, guys, yung inaano ko na hindi kumain. Kahit isang araw, sa isang araw, kahit isang beses, okay na ako doon. Ayan. Then tayo, guys. Medyo maingay lang yung ating background. Try parang siyang dessert. Kasi lalo kayo na pinalamig ko siya. Ang ganda ng breakfast na to sa mga nagda-diet. Packed in protein. And fiber. Wala naman kami mga nas-nas-nas. Pwede na yung manina. Yung merendo sa market na hindi yung luto ah. Hindi yung pinirito ah. Kasi may oil na yon. Dry roast nyo lang. Arag! Kuylo rin! Pagkapente! Arag yung batay! Nag-bihis lang ako. Ganyan itsura mo. Itsura nyo no? Day! Tak! Brain, may see you? Parang iba na nangyari sa bata. Uy, Loring, ano nangyari sa iyo? Ito. Luka-luka kaya pala tahimik ka? May ginagawa ka pala? Ha? Itong bata. Ay! Dabe! Yeah.
There's some mud. Muddy, oh. Be careful, it's muddy. Did it rain here? It's already 7:30. Nandito kami ngayon sa park, guys. Parang ma, ano yata, parang uulan. Pa, just like it's going to rain, oy. It's kind of windy. Parang uulan. Ang maganda, nilagyan na nila ng mga ilaw dito, oh. Ha? Bats! Ay, be careful, baby. Ay, maganda na sana yung simoy na hangin. Kaso lang maamoy yung lawa. They should have put something here also. They're dangerous. This one. What's that one? I want to try this. This one. Teo Broma. Wait. Oh, wait lang, we're going to eat. Oh, no. Oh, you want to open this one. Let's open this one. I'm not feeling well. Oh, oh wait, we're going to feed you. Ada pernah lewat nama, pernah mana pergi sekolah tu? Berjago. Jago nama jago. Nai. That is Papa's number. Ah. Hi guys, good afternoon. Kagagaling lang namin ng clinic guys, ng pedya. Dahil si Rin guys, nagtatai simula sa gabi.
Di ba nga pumunta kami dun sa ano, sa restaurant. Ba, actually, bagong bukas na restaurant yun. And at the same time, ang pangalan ko, Shanghai. I feel very happy guys kasi sa tagal ko na dito, ngayon lang ako nakatikim ng authentic na Chinese, lalo na yung fried rice nila. Hindi yung kamukha ng kahit saan pumunta dito na Chinese-Chinese restaurant. Nalagyan ng Chinese-Chinese, pero lasa sa Indian. Doon talaga lasang-lasang sa Chinese. So I'm so very happy. Pero hindi yung dahilan kung bakit nagtais si Rain. Kasi nung uupo lang namin doon, bigla siyang nag-poop. At the same time, hindi ako kapagdala ng short, hindi ako kapagdala ng diaper niya. Kasi yesterday morning, nag-poop na siya. So we didn't expect this one. Kasi one time a day siya nag-poop. So we didn't expect na magkakaroon siya ng pagtatae. Ayan, so ngayon dinala namin siya sa clinic. Today Sunday. So niresetahan siya ng mga powder para mga lactobacillus. Nakadamage kami ng 880. Ha, that's enough baby. Kung ano pang kakainin ko siya. So bawal ang milk. So solid food si eh. That is energy drink. Baby, please lang ga. What do you want to eat na? Not that one, baby, please! Ay, Diyos ko, paday! Pakin niyo, please, be with them! Oto, papa! Chika, mada! Mada, chika, mada! Ano yung kaitan ka? Ay, chika! Mada! Ay, isa na, okay? Huh? No, baby, please, no, enough. She already have the diarrhea, oh. Evening, I'll give up, come here. Eat twice, directly have lunch. I can't, mash it this one. So, alright, guys. Diyos ko po. Antok na antok ako, guys. Wala akong tinulugan kagabi. Hindi ko na rin natapos yung vlog ko. Gawa nga ng... Si Rain talaga kahapon guys, pagkatapos namin bumalik ng hospital, yung pasintabi na lang sa mga kumakain, talaga yung dumi niya, as in tubig na tubig. So, hindi ko na rin natapos kahapon yung vlog, gawa nga ng napagod kami, papunta ng banyo, linis ng pinagdumihan niya, pati si Papa na ano rin, parang na-drain off si Papa, ayan. Kaya kahapon sabi ko kay Mr. pag kinabukasan hindi pa talaga gumaling to si Rain, baka ipa-admit na namin ng hospital. Kasi nga talaga as in tubig talaga yung lumalabas sa kanya guys. Yung pag pinapakain namin siya, dun siya dumudumi. Tapos yung dumi as in talagang watery. Na yun nga, watery tapos sobrang dilaw. And thank God naman ngayong araw, nag-okay na siya. Kaninang umaga nag-poop siya, pero hindi siya ganun kadami. Medyo may basa, may buo. So, medyo nag-okay-okay na siya. And until now, it's already 1 p.m. Hindi na siya dumumi. So, we're really thankful na nag-okay siya. Kasi, that yesterday, may isang beses nagsuka din siya. So, yung inaalala ko is baka ma-dehydrate siya. So, sa awa naman ng Diyos, guys, umukay naman siya ngayong araw. Pero may ano, siguro may iniinda pa rin siya. Siguro nangihina. Gawa nga ng dumi siya na dumi kahapon. And, by the way, tomorrow, darating sila binan dito. Gawa nga din yung marriage certificate na pinaprocess namin. So, needed na naman pirmahan ng previous witnesses nung nagpaayos kami last time ng marriage certificate. So, bukas darating sila at the same time para maayos na namin yung marriage certificate namin. At i-inquire ko din sa embassy kung magkano yung magiging penalty namin kasi 6 years nang natenga itong mga papeles namin. So hindi ko alam guys kung magkano aabutin ng penalty ko. Ayan. Yung sa reporting of marriage. So hindi ko alam for per year kung magkano. Naka-anim na taon na kami. Si Annika rin, 6 na taon. Si Rain, magto 2 years. So, I'm not sure lang, baka abutin kami ng 20 mil. Hindi ko alam. Hopefully naman, hindi naman ganun kalaki. So, lahat-lahat na yan, pag magpapa
ayos. So sa mga, kaya nga yung pinapaano sa mga Pinay na pupunta dito, hanggat maaari guys, ayusin yung mga papel na dapat ayusin, huwag itinga. So that's it for today's video guys. So maraming salamat sa pagsama sa ating vlog. Nag-update lang ako sa inyo kung anong makaganapan ngayon. Yan. So, see you in the next vlog guys. Paalam and always mag-iingat. Bye-bye!